sa lahat po ng mga minamahal kong viewers, yan, gusto ko lang pong linawin para matuldo ka na yung mga issue. Napakalaki ng respeto ko sa'yo at grabe yung paggalang ko sa'yo. Real talk po yun. Yo mga great friends, it's me, ako ulit to, yan. Ito yung karugtong sa vlog ko kahapon, at kung napapansin nyo, huwag nyo yung pansinin. Yung suot ko, ito pa rin yun. Dahil continuity nga sa mga palabas, ganun eh. Pero totoo niyan, hindi pa ako nakauwi sa bahay namin. Kasi galing kagabi sa Batangas, Bucana, dumiretso ako dito sa Rizal. Tirapi kami kay mami. Tapos na ngayon ang ating oras ay 12:32 na ng tanghali. Pupunta naman kami ng Green Hills dahil may meeting si Kablink. Meron siya mga business partner ng mga Amerikano doon. Anong oras ba yung meeting nyo, Nat? Whee! Ayan mga great friends, dito na kami sa Green Hills. At ang lawak pala ng Green Hills, no? First time ako nakapunta dito ngayon. Kaya nagtatanong-tanong ako sa mga tropa natin na guard. Shoutout sa lahat ng mga kapatid natin na security guard. Yan, tinatanong ko kung may parking sa loob. Wala daw ang parking sa mall, dito lang sa labas, yan. So nakapila ako dito, yan, yung mga nakapila na yan. Naghihintay din ng parking yan kung may mga alis na dyan sa outdoor na pila. Oh yan, nandito na tayo. So grabe mga great friends, no? Talagang parang ano lang, ginagawa na lang natin pasyalan yung kalsada yun. From Valenzuela to Rizal, Rizal to Valenzuela, Valenzuela to Bucana, Bucana to Rizal, Rizal to Green Hills, yan. Yung tulog natin ay 3 hours na. At least meron pa rin kahit papano. So ayan, mamaya ko na ipatuloy yung pag-vlog natin dahil marami ako ngayong sasabihin po, yan, sa lahat ng mga minamahal kong viewers, para walang istorbo, yan, kasi pagka may busi na dyan sa likuran natin, mapuputol na naman yung momentum ng pagka gusto nating sabihin. So maghanap po na ako ng parking dito. Alright, after 30 minutes mga great friends, nakahanap na rin tayo ng parking sa outdoor ng Green Hills. Pero before starting the vlogging, we are Englishman. Before starting the vlogging, I will go to the CR because my stomach is already aching. That's why see you later. Maghanap natin ng CR mga ka-right friends, kasi hindi talaga maganda yung aura ng tiyan ko. The problem is hindi ko alam, hindi ko kabisado dito na part, kasi sa totoo lang first time ko rin na makapunta dito sa Green Hills. Ayun, no? Ang tataas ng building, oh. Ayun, oh. Yan. Pero dalawang piraso lang yung building. And mamaya na tayo ituloy yung vlog natin. Mag-CR muna ako saglit doon. Ito pala yung Green Hills mga ka-right friends, no? Pero bakit tinatawag tong Green Hills? Ayun. Kaya pala tinatawag tong Green Hills kasi green. Bago tayo mag-vlog, punta muna tayo dun sa loob. Punta ko muna yung anak ko si Kablink dahil nagugutom na. Pakainin ko muna bago tayo mag-vlog mamaya. Tapos ko lang mag-CR. Kaya pala dito na papagawa sila misis, kasi dito talaga yung pagawaan ng mga cellphone. Dami dun, oh, pagawaan, hilihilira. Ay, salamat pala kay Papa P. Yan yung mga minamahal nating subscriber, mga viewers natin. Shoutout kay Papa P, Green Hills yan. Gusto nyo magpagawa ng cellphone, hanapin nyo lang dyan sa gitna si Papa P Green Hills. Mga ka-right friends, ang dami palang mga magandang alahas dito sa loob. Yung mga pearls, jewelry. Ayan, oh. Oh my goodness. Ang guwapo. Hop hop. Alayo pala ng lalakarin namin bago makarating sa McDo mga ka-right friends. Ando pa sa dulo. Sinasanay ko mga ka-right friends na yung anak ko lang yung pag-orderin ko ng pagkain niya doon sa dulo. Tingnan natin kung makakadala ba ng pagkain ng gusto niya. Binigyan ko na ng pera eh. Tingnan niyo mga ka-right friends, nakutusan na talaga yung anak ko. Dalaga na, malaki na, oh. Napag-order na mag-isa. Parang malaking tao na kumain yan eh. Sa'yo lahat yan, at yan, 2-piece chicken with rice, with extra rice, burger, fries. Ano tawag ito na? McFloat. McFloat yan. Sipin mo yung isang order lang niya, oh. Ako float yan. Isang order lang niya, oh. 350 ay di, 398 yung isang order, isang kainan lang. Tapos na kumain yung bibilabs ko mga ka-right friends. Kailangan ko na ibalik to doon sa mama niya para makapag vlog na tayo doon sa Oy Against Dirt. Kapag vlog na tayo doon sa sasakyan. Yan, ganito lang ka simple yung buhay na gusto ko. Pagkasama ko palagi yung anak ko, yung pamilya ko, happy na ako doon. Kaya kahit anong mangyari,
family first. Sabi nga nila, time is gold. Tama ba na? Time is gold? Ah. Yan. May kasama dun. Ano? Yung golden hour. Ano? Anong title? Golden R by JVK. Alright, yuhuu! Ang sarap sa pakiramdam, mga Kright Friends. Success! Oh, yun, ipatuloy ko na itong vlog na ito, mga Kright Friends. Dito lang po napag-vlog sa sasakyan kasi dito eh. Walang ingay, tsaka napaka-fresh sa Tanawin kasi walang maraming tao. Yan, hindi siya crowded. Oo. Bago ang lahat, sa lahat po ng mga minamahal kong viewers, yan, gusto ko lang pong linawin para matuldukan na po itong lahat na to. Kasi ayaw ko po na lahat ng mga supporters namin sa Sword Family, mga Kright Friends natin, ayaw na ayaw ko po na nakikita ng nag-aaway doon sa comment section kasi po ako mismo nasasaktan po ako na yung mga viewers namin nag-aaway-aaway. So ngayon, lilinawin ko lang po para matuldukan na yung mga issue. Yan. Umpisa natin doon kung paano kami nagka... kilala ni paring Master James yan para sa mga hindi nakakapanood, yung mga bago pa lang sa YouTube channel ko, para hindi na magtatanong. So ngayon, pag napanood nitong videos na to, so at least maging okay na at para good vibes na lang tayo palagi. O, kasi yun po talaga yung gusto ko, mga Kright Friends, kasi ayaw ko po ng gulo. Kung napapansin nyo po sa mga vlog ko, wala po akong mga negative na ano, kasi gusto ko pure positive lang at tulungan tsaka sabay-sabay na umangat. So ngayon, mga Kright Friends, yan, shortcut na tayo. Paano nga ba ako napunta ng Bures Island? So, sa mga nakapanood dati, dahil kay paring Master James yun, nagkakilala kami ni paring Master James sa madaling salita, nag-umpisa talaga ang lahat ng to sa amin sa pamagitan ni paring Master James. Pero, bago ako napunta dito, syempre, maraming salamat kay Idol Japper Sniper, kasi kung hindi dahil kay Idol Japper Sniper, wala ako dito sa kinakatayuan ko ngayon at sa kinalalagyan ko. Kaya lahat ng ito ay utang ko kay Idol Japper Sniper. At Dol, napakalaki ng respeto ko sa'yo at grabe yung paggalang ko sa'yo, kaya kahit anong mangyari Dol, always pa rin ako na nandito sa tabi mo. Yan, si Idol Japper kasi, mga Kright Friends, isa siya sa mga kaibigan na hirap bitawan. Pag nagiging kilala mo si Idol Japper Sniper sa personal at magiging kaibigan mo, siya yung tipong tao na pag naging kaibigan mo na siya, hirap bitawan at hirap pakawalan at ang hirap hanapin na tunay na kaibigan. Yan, yan po, real talk po yan. Kasi po, madali maghanap ng 100 na kaibigan, pero sobrang hirap humanap ng isang tunay at tapat na kaibigan na hindi ka iiwanan sa ere, hindi ka pabayaan kahit anumang mangyari. So ganyan si Idol Japper Sniper, mga Kright Friends. Kaya Idol, maraming salamat talaga. So doon, balik tayo kay paring Master James. Yun, napunta ako sa Bures Island, mga Kright Friends, kasi po nung gusto ko lang pong pasalamatan lahat ng mga sponsor yan, sa mga mabubuting sponsor natin, mga OFW. Hindi ko man po mabanggit dito isa-isa lahat, sa sobrang dami po, pero sa mga maalala ko lang po yan. Unang-una dyan, si paring Avid Fan, paring Very Cubs, paring Cesar, si Danros Mix Vlog, si Little Mami, si Ma'am MMB, si Mami Adelina, si Tatay, sino pa ba? Baylimar TV, mayroon pa yung isa, yung kaibigan ni Baylimar TV, taga Pampanga, nasa dulo ng dila ko, di ko mabanggit. Mga Kright Friends, kung sino man po yung mga sulit dito na mga Kright Friends natin na simula nung una hanggang dulo, hanggang ngayon nakasubaybay pa rin, baka pwede nyo i-comment dyan yung mga hindi ko po nabanggit na mga sponsor ko. Pero maraming salamat po sa inyong lahat, kasi kung hindi po dahil sa inyo, yung mga natutulungan natin dati, hindi magiging successful yung pagtulong natin doon, dahil po sa inyo yun. At eto na, paano nga ba ako napunta sa Bures? Napunta ako doon sa Bures Island dahil sa sobrang daming blessings nung videos namin ni paring Master James. Pumutok yung videos namin na yun. Lahat ng tulong bumuhos kay paring Master James. So ngayon, kasunduan namin ni paring Master James, siyempre, yung pera kasi madali lang gastusin, madaling mawala. O ano kaya magandang gawin natin sa pera mo para hindi naman masayang yung mga naitulong ng mga sponsor. So tinanong ko si paring Master James, sabi ni paring Master James, pre, maganda siguro ibili na lang natin ng lupa, kasi yung pinagtitirikan namin ng bahay na lupa namin ay hindi po sa amin.
So sabi ko, oh tama, maganda yan pre, maganda yan. So lahat ng yun, yung mga sponsor namin yun, tinanong ko po sila kung okay lang na yun yung gagawin para hindi naman po masayang at least yung lupa, hindi na talaga mawawala yan, pataas ng pataas yung value, at least may sariling tirahan na si Paring Master James. So yun, nag-request yung mga iba ko pang sponsor na baka pwedeng picturean, makita yung bahay ni Paring Master James, kinakatayuan doon. So pinicturean dati yun, kung naalala ko si Kunsyal Linlin ata nagpasa noon yung videos na yun, nakita ng mga minamahal ating viewers. Yun, lalong bumuhos ulit yung blessing si Paring Master James. So ngayon, nag-set up kami ni Paring Master James na pupunta doon sa Bures Island para bumili ng lupa, ibili na yung kanyang pera. So bago nangyari yun, sabi ko pre, siguro di ko matandaan kung anong buwan yun eh, pero sabi ko pre, bago magbakasyon yung anak ko, yung misis ko, o bago kami napunta doon, ginawan ko muna ng hinikayat ko muna si Paring Master James na tulungan na gumawa ng YouTube channel. Sa totoo lang, ayaw na ayaw niya talaga dati na mag YouTube channel. Gusto niya na, hindi. Dul, kasi idol pa tawag niya sa akin dati. Hindi pa kami magkumpare niyan. Hindi dul, gusto ko lang, sumasama lang sa'yo kasi masaya ka kasama, nawawala yung problema ko. Kasi si Paring Master James talaga dati, nung unang kita ko niyan, naawa talaga ako niyan mga ka-reference. Kasi sobrang tahimik, alam mo yung tao na sobrang daming iniisip, ang lalim ng iniisip. So kaya pala, naitanong ko sa kanya na, pre bakit, ba't parang nga sobrang lungkot mo? So yun pala kasi yung pamilya niya nasa Burias, iniisip niya, so wala naman siyang hanap buhay. O yung pangisda nila dati, hindi naman ganun ka laki yung kita. So nabanggit niya sa akin dati na sa isang buwan daw, nakapagpadala lang siya ng 500 peso sa pamilya niya. O kaya pala, ganun yung kalungkot yung buhay ni Paring Master James. So yun, pinapasaya ko, ba nagkakasama kami sa laot, so natutuwa siya, hindi na nalulungkot. Tapos nung araw mismo na uwi na siya dapat ng Burias, yun yung pagdala natin sa kanya ng mga Milo, kape, sigarilyo, yung kalahating sako ng bigas. Pero hindi pa ako monetize nun. Hindi pa ako sumahod nung time na yun mga kareit friends. Ano pa, mahitira lang ako na pera nun kasi yun yung time na sabi ni Edward Japper Sniper, pumunta ka na dito ba sa Bukana kasi ako nang bahala sa iyo kasi wala na, pandemic na yun eh. Wala na kaming mga racket nun kaya... Sabi ko kay Idol Japper Dol, matagal na kasi ako inaalok ni Idol Japper dati na mag-YouTube. Yan, sabi ko na nag-isip pa ako eh. Tapos tinatanong ni Idol Japper Sniper kung magkano yung kinikita namin sa pag-istan, sa showbiz. O sinabi ko kay Idol Japper Sniper, sabi niya, subukan mo to, bay, akong bahala sa'yo. Yung 60 to 70,000, mababa sa'yo yan monthly. Basta mag-maintain ka lang ng 10,000 views sa isang araw bawat videos mo, tapos mahaba, basta may daily upload ka. Sabi ko, oh, lucky pala dun, no. Sabi niya, oh, basta nakikita ko naman sa YouTube channel mo na medyo okay na eh. So ayun na, pumunta na ako kay Idol Japper Sniper. Yung mga panahon na yun, nandun ako nakatira kay Idol Japper Sniper na yun, nakilala ko si Paring Master James. So ito na, tinuruan ko si Paring Master James na mag-edit. Ayaw pa rin, pre, hindi dul, hindi kita kaya, gusto ko lang na sumama sa vlog mo, gusto kung ano, basta sama-sama lang ako, dalawa na lang tayo sa YouTube channel mo. Tapos in-advise ako ni Edward Japper Sniper na gawan mo si Master James by ng YouTube channel. So ginawan ko, alam mo ang ginawa kasi ni Idol Japper Sniper dati sa akin mga ka-reference, pinakita sa akin yung revenue niya. So parang yung pagpakikita ni Idol Japper Sniper ng revenue niya, hindi po yun pagyayabang, kumbaga minotivate niya ako parang para ganahan ako na ma-inspired yan. Sabi ko, laki pala ng kinikita ni Edo Japper. Yung mga panahon na yun, na-stroke yung binan ko nun. Tapos wala na kami pagkukunan. So, sabi ko kay Edo Japper Sniper nung may inano kami dati, may tinulungan kami na sa Fairview ata yun eh. Di ko na lang kasi maalala eh. Sabi sa akin Edo Japper Sniper na pag uwi na mag-inuman pa kami nun. Sabi niya, bay, pag-isipan mo mabuti yung sinabi ko sa'yo. So, ayun. Nung... sabi ko Idol Dol, wala na kaming ano, tanggapin ko na yung ano mo sa akin na kahit magstay ako ng 1 month yan sa inyo. Sabi kasi sa akin talaga ni Idol Japper Sniper, bay, kahit magstay ka ng 1 month dito, subukan mo lang, akong bahala sa'yo, makikita mo yung laki ng diferensya. Nasa laot pa nung time si Idol Japper na yun, nung gabi na yun, lumalaot pa siya nun. Dol, tanggapin ko na yung sinabi mo sa akin, pwede ba ako na pumunta na dyan? Sabi agad ni Idol Japper, sige bay, pumunta ka agad bukas, akong bahala sa'yo. So yun, nandun ako kay Idol Japper Sniper na yun. Tapos si Paring Master James yan, nandun kami sa Fortune Island. Yan, sa Fortune Island kami ni Paring Master James. Namana kami nun, nag-fishing adventure kami nun. Kasama pa namin yung kapatid ni, yung pinsan ni Kamuning. Sino ba yun, yung bata na yun, nakalimutan ko. Yung lagi namin kasama dati. Sabi ko kay Paring Master James, pre,
kailangan mong matuto mag-vlog, pre, kasi magkano ba yung kinikita mo sa isang buwan? Sabi niya, ah, pre, doon sa amin nga, 200 peso lang nahawakan kong pera eh. Sabi ko, nandun nila sa vlog ko dati. Sabi ko, hindi nga. Sabi niya, pre, ito na yung pagkakataon mo, pre. Malaki yung kikitain mo dito. Pinakita ko yung revenue ko. Nanlaki yung mata ni pare Mr. James. Ha? Ganun pala yung kinikita nung pre. Oo. Sabi ko, kaya kailangan mong matuto mag-vlog. So ngayon, yung cellphone niya dati na in-sponsor sa kanya na mababa lang yung gig. Yan, pre, subukan mo ang video-video tapos edit-edit tayo. Tinuruan ko mag-edit yan doon sa Fortune Island. Hirap na hirap pa, sabi niya. Hindi talaga marunong, pre. Sa una lang yan, pre, kasi ganun din ako nung una. Wala talagang kalam-alam. Hindi ko alam paano mag-edit, paano mag-upload. Basta huwag ka mag-alaalalayan kita, tuturuan kita, tuturuan. Hanggang sa natuto si paring Master James, yun na nga, ginawa na namin ang YouTube channel ni Idol Japper Sniper. Salamat din ulit kay Idol Japper Sniper kasi nung linggong time na yun, nag-live kami, kasama si Idol Japper Sniper, kinabukasan, nag 2,000 mahigit kagad yung subscriber ni paring Master James. So, bago kami umuwi ng Burias Island, vlogger na si paring Master James, nagbablog na siya. So ito na, pumunta kami nung Burias Island. Pero mga ka-right friends, ang talagang pupunta dapat dun talaga sa Burias Island, kami ni paring Master James. Yan, nagkataon lang na naunang umuwi si paring Jan Igor tsaka si paring Captain Dodong dahil yung lambat nila sumabit dun sa Bulhot-Bulhot. O umuwi sila doon sa Burias kasi po dito sa matagal kasi gawin yun eh, linggo eh, linggo bago matapos yung lambat. So sabi ni paring Jan Igor, doon na lang din lang gagawin kahit at least papano matagal. Pangisda pa sila doon. So nauna sila ni paring Jan Igor tsaka ni paring Captain Dodong. Pero ang uwi talaga dapat doon sa Burias, kaming dalawa ni paring Master James, nauna lang sila. Tapos nung nandun na ako mga ka-right friends, binili na namin yung lupa, nag-request yung mga minamahalating viewers, lalo na yung mga sponsor natin, sila paring Cesar, paring Avid Fan, silang paring Beer Cups. Si paring Cesar, pagdating ko agad, yun yung namahagi agad doon ng mga sako-sakong bigas kaagad. O baka dito daw muna ako sa Burias para makatulong doon sa mga tao. So ayun, sa request ng mga minamahalating viewers, ayun, sinunod ko po yun, ginawa namin yun sa Burias hanggang sa pumutok yung Burias na dami na tulungan dahil sa mga minamahalating at magigiting nating sponsors. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. Tapos mga ka-right friends, sabi ko po sa sarili ko, sige, dito na muna ako. Nung nandun na ako, yan, tumulong ako. Tapos yung mga tribuwakwak, binuo natin hanggang sa nagkaroon kami ng yung nag-sponsor ng bangka para sa tribuwakwak. Kaso, nung umalis ako doon, nagkahiwa-hiwalay na sila. So, sabi ko naman talaga sa sarili ko mga ka-right friends na pag natulungan ko na, pag naayos ko na lahat dito, uuwi talaga ako sa probinsya mga ka-right friends. Kasi po, ang tutulungan ko talaga din na pinaka-main talaga, sunod na tutulungan, yung pamilya ko kasi sobrang hirap talaga. Pero bago ko po tinulungan yung pamilya ko, inuna ko muna yung kay paring Master James, tinapos ko muna doon sa Burias. Kaya yun po yung tunay na dahilan kung bakit po ako umalis sa Burias Island. Yan. Sinabi ko na po yan doon sa vlog ko na siguro ito na po yung tamang panahon dahil naging okay na naman doon. Nagawang ko na ng mga YouTube channel, yung mga kaibigan ko. Sobrang dami nang napamonetize natin doon. At maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-right friends dahil po doon sa suporta nyo. Isipin nyo po yun, ang ating subscriber pa lang ata noon, sa mga bago tayo pumunta ng Burias Island, mga 30,000 pa lang ata noon. Pero ang napamonetize natin, sobrang dami, napakalakas ng community. Ganun kalupit yung community ni Idol Japper Sniper Sword Family. Salamat sa suporta nyo kasi sobrang dami talaga natin pamonetize doon. Unang-una, hindi ko makalimutan yung chuhin nila ni paring Master James, si Canards yan, lumapit sa akin yan para mamonetize siya. O si Kunsihal, si Buknoy yan, lumapit sa atin, si Father Vlog yan, yun yung mga napamonetize sa atin. Sobrang dami pa, halos dami nating napamonetize doon dahil sa tulong nyo. O salamat din kay Kunsihal Arnold Balansag kasi napakabuti na Kunsihal yan, kaibigan natin yan hanggang ngayon. Katunayan nga, dyan ako kumuha ng pangkrudo tsaka gasolina papunta ng Bukana sa bangka, kaya may utang pa ako dyan. Kaya salamat po. So shortcut, sa madaling salita mga ka-right friends, umalis po ako sa Burias talaga. Ang tunay na dahilan ko, pupunta na Negros para tulungan po yung mga magulang ko. So ngayon, nagawa ko ng YouTube channel din yung mga mama at papa ko. So ngayon, dito na muna ako sa Maynila.
Kasi po, lumalayo na po yung loob sa akin ng anak ko, kaya kailangan ko na rin siyang bantayan kasi dalawa lang sila na misis ko sa bahay, babae. Kaya ngayon, nandito naman ako sa Maynila. O, lagi naman kami nila na mama, sabi ko ma, nila Lords Jason, Bruno, ipagpatuloy na lang yung gawain doon sa bukid. Kaya maraming salamat po mga ka-Red Friends, na patuloy pa natin supportahan yung mga Riot family. So, ayun, yun yung po ang dahilan kung bakit tayo napunta sa Burias Island at bakit po tayo umalis din. Para hindi na po magtatanong yung mga pinamalating viewers. Tapos, doon naman sa about sa bangka, ayan, panoorin nyo po yung upload ko kagabi. Nandun na po lahat, pinaliwanag na po ni Idol Japper Sniper kasi humingi po ako ng advice sa kanya na kung paano po yung gagawin. So, nandun yun sa vlog ko kagabi. Or baka ilalagay ko lang yung link description dito para sa mga hindi pa nakapanood, mapanood din po. Tapos, ayun na nga. Ngayon, gusto ko lang magpasalamat ulit kay paring Avid Fan, kay paring Wear Cubs, kasi sila po yung nagbigay sa amin ng sponsor ng bangka na yun sa Tribo. So nagkahiwalay-hiwalay na yun ng Tribo. So nandun na nga sa paliwanag ni Idol Japper Sniper dun sa upload namin kagabi, panoorin nyo na lang po. So, ngayon po, may mga nababasa akong mga comment doon mga ka-Red Friends na bakit yung kay paring Avid Fan, kay paring Wear Cubs na ibalik ni Idol Japper Sniper yung bangka na yung sponsor doon, bakit sa akin hindi na ibalik? Ito mga ka-Red Friends, linawin ko lang po. Lahat nung kay paring Avid Fan, binalik po ni Idol Japper Sniper, pero hindi po nagsabi sila paring Avid Fan nun, paring Wear Cubs na ibalik ha. Ano lang yon, para wala nang matulukan yung bangka, para wala nang issue, para tawag dito, pantay-pantay, hindi mapasakin yung bangka. Okay, hindi ko nung pwede suluhin yun kasi sa amin ng Tribo yon. So binahintan na lang yung bangka, binalik yung pera ng sponsor para just in case na may mga tutulungan pa silang paring Avid Fan, paring Wear Cubs ulit. So magagamit pa yon sa iba para mapakinabangan pa ng iba pang namas na nangangailangan ng tulong. Sa akin naman mga ka-Red Friends, tinanong ako ni Idol Japper Sniper kung magkano yung ginastos ko sa bangka na yon. Sinabi ko kay Idol Japper Sniper. Tapos sabi sa akin ni Idol Japper Sniper na ibabalik niya, babayaran niya rin sa akin. Ako na po nagsabi mga ka-Red Friends na dol, wag na po yung bayaran yung sa akin na nagastos ko. Ako mismo nagpresenta kay Idol Japper Sniper. Hindi ko lang na ipaliwanag to sa vlog kahapon dahil nagmamadali na rin kami na uuwi. So kaya gumawa ako ng videos talaga yun kasi nabasa ko po yung mga comment para maliwanagan lang din po yung mga minamalating viewers. So yun. Lahat, kung sino man yung gumastos sa bangka na yun, kung sinong nagmamayari doon, inaalam ni Idol Japper Sniper at yung mga nagastos para po maibalik yung pera. So sabi ko kay Idol Japper Sniper, dol, wag na wag mo na yung isipin yung sa akin. Okay na yun, ang importante maibalik natin yung kay paring Avid Fan tsaka kay paring Wear Cubs. So sabi sa akin ni Idol Japper Sniper, sige bay, walang problema. Kaya malaking pasalamat ko dyan kay Idol Japper Sniper kasi isipin nyo po mga ka-Red Friends, sa sobrang mapagbigay niyan at napakabuting kaibigan ng tao na yan. Isipin nyo after nung humingi ako ng advice sa kanya niyan, pauwi pa lang siya dito galing Mindanao eh, sabi sa akin, sige bay, ipadala mo yung bangka sa Bukana, gawa natin ang paraan yan bago ako bumalik ng Mindanao hanggat nandito pa ako, ayusin natin yan. Kaya dapat mga ka-Red Friends, after nung Valentine's Day babalik yan si Idol Japper Sniper sa Mindanao, pero hindi pa bumalik yan dahil doon sa bangka na yan, inayos namin sinitil para maging maayos na lahat at matulukan na, para wala na pong mababash, wala na pong matulukan na yung issue na yun sa bangka na yan. Kaya maraming salamat kay Idol Japper Sniper. So yun, sinabi ko kay Idol Japper Sniper na wag na pong bayaran. Kaya ngayon, ang inaano namin, si minisage ko na si paring Avid Fan. So nagkausap na kami, nag-usap sila Idol Japper Sniper. Si Idol Japper na po yung magbigay doon kay paring Avid Fan, kay paring Wear Cubs. Kaya maraming salamat sa inyo pre, paring Wear Cubs, paring Avid Fan at kay Idol Japper Sniper. Oh, yun mga great friends, sinabi ko po na wag na kasi sa napakalaking tulong at napakabuti ng kaibigan ni Idol Japper Sniper. Hindi ko na iniisip yung kasi pera lang po yan eh. Pero yung pagkakaibigan namin ni Idol Japper Sniper, napaka gold yan, ginto yan eh. Sabi ko, dol, wag mo nang ibalik yun yung sa akin. Tingnan nyo po mga ka-Red Friends kung gaano kabuti niya ni Idol Japper Sniper. Pati yung pag-uwi ni paring Master James at ni Captain Dodong, si Idol Japper Sniper pa nagbigay ng pamasahe pa uwi. Kaya sabi ko kay Idol Japper, dol, wag mo nang ibalik yung sa akin, okay na yun. Napakalaking naitulong na sa akin ni Idol Japper Sniper. Kaya yun, nilinaw ko lang po yan. Gusto ko lang din po magpasalamat kay Sir Rudy Garcia. Yan sir, salamat po dahil
Actually, ayaw niya magpabanggit dapat dito eh, pero pasalamatan ko na lang mga Karate Friends kasi yung bangka kasi na yan, nung dinala kay Burifam, hindi po ganun ang hitsura nun. Yung mga tarik dati nun, ng mga nabubulok na, pinalitan ng kahoy na antitibay ng mga kahoy, tapos ang lalawak nung mga batangan, o nakikita yung sobrang yung Jumper Sniper na nagugulat sa idol, wow, ang laki, ang haba, halos sinakop ng playground mga kabataan dun. Maraming salamat kay si Rudy sa na itulong mo rin doon sa bangka na yun. O sabi niya sa akin dyan, huwag mo nang banggitin yun kasi okay lang yun, kasi tulong ko talaga yun, galing sa puso ko yun. Pasalamat lang po ito si Rudy, salamat po. At yung salambat yan, kasi yung lambat namin, mga butas-butas na yun, nagbigay din siya ng pera doon kay Burifam para maayos yung lambat na yun. Si Rudy, mabuhay ka, God bless. Kay paring Avid Fan at kay paring Bird Cubs Pre, salamat, love you sa inyong tatlo. Yan, at kay Idol Jumper Sniper, yan, napaka buting kaibigan. Kasi isipin nyo po yung mga Karate Friends, yung mga bangka ni Idol Jumper Sniper na mga maliliit, binenta ni Idol Jumper Sniper para lang madala yung malaking bangka doon. Dahil si Idol Jumper Sniper yung, kasi yung bangka na yun mga Karate Friends, maraming bibili, maraming nag-PM kay Idol Jumper Sniper na bibili, pero hindi na po ganun kalaki yung mapagbintahan nun. Kasi alam naman po natin eh, pag once na yung bangka na bago, pag napaglumaan na, hindi mo na siya mabibenta. Halimbawa, ang gastos kasi ng bangka na yun, mga 200 mahigit yun eh. So hindi mo na mabibenta yun ng ganun kalaki kasi pinaggamitan at ano na yun eh, na parang iba yung price ng brand new at may nakalipas na taon. Pero sa kabutihan at kagandahan ng loob ni Idol Jumper Sniper, ginawa niya yun bilang pinuno namin, kaibigan, ginawa niya yun para wala na yung issue, para good vibes na lahat, matuldukan na. Kaya maraming salamat kay Idol Jumper Sniper. Ibabalik niya yung na-sponsor doon sa makina, yung pinadala ni paring Avid Fan dati, sa bangka, yun, sa lahat nung na-sponsor doon. Kaya maraming salamat kay Idol Jumper Sniper. Kaya hindi ko na po, sinagot ko lang po yun sa lahat ng mga minimal kong viewers, sa mga nagtatanong doon. Ako po mismo nagpresenta kay Idol Jumper Sniper na hindi na, wag na po ibalik yung sa akin doon kasi bibigyan talaga dapat ako ni Idol kung magkano yung ginastos ko. Ayan, inulit-ulit ko lang po to. Hindi ko na kinuha kasi yun nga po, sa laki ng naitulong sa akin ni Idol Jumper Sniper, paano ako nag-umpisa hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya, lagi nakaalalay. Kaya Dol, napaka the best. Kaya sa lahat po ng minimal kong viewers, sana po wala na pong mababash pa. Matigil na po yung issue. Magmahalan na lang po tayong lahat at good vibes na lang po kasi yun po yung gusto ko na po mangyari mga Karate Friends. Na ayaw ko po na nakikita ko po yung mga minimal kong viewers doon na nag-aaway-away doon sa comment section kasi nalulungkot din po ako. Yan, salamat sa napakasolid na suporta nyo sa amin. Thank you so much po. At naputol, madalian na lang ito mga Karate Friends. Nag-overheat na yung GoPro ko, namatay. Kaya naputol yung ating salita. Bilisan ko na lang po ito. Mga Karate Friends, hindi naman po talaga malas yung bangka na yan kasi nasa mabuting kamay na siya ngayon kay Idol Jumper Sniper. Alam kong bubuhos pa yung blessings niyan dahil napakabuti at ginto yung puso ng Idol Jumper Sniper. At yung bangka na yan mga Karate Friends, Gen Riot na bangka, kanilang sponsor ni paring Avid Fan, ni paring Bear Cubs, sobrang blessings niyan. Isipin nyo po yan, hindi ako nainiwala na malas yan kasi unang-una po, ang laki nang naitulong sa akin nung bangka na yan, yung paggawa pa lang dati niyan. Ang laking tulong sa akin ng pamilya kasi yun, yung mga views niyan, tapos maraming mga small YouTuber na pa-monetize niyan. O hindi man tayo jumakpat do sa pangingisda kasi hindi naman lagi-lagi talaga, may mga panahon talaga na may huli, minsan may wala. Pero yung sa pagba-vlog doon, yung kita ng revenue, kung sino yung mga napag-videos, lahat po nakapag-videos ng bangka na yun, napakalaking tulong sa pamilya na yun. Kaya ngayon, subaybayan natin yan kay Idol Jumper Sniper kasi alam ko nabubuhos yung blessings ng bangka na yan at talagang napakaswerte yan kasi isipin mo lahat ng mga tao na sinasakay sa kanya walang napapahamak kahit marami mang abiriya, nakakarating pa rin ng ligtas kung saan pumupunta. So yun, at ito pa mga Karate Friends, maisingit ko lang po ito sa lahat po ng mga sponsor ko. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin, thank you so much po. At sa mga meron pa ako mga nag-review ako ng mga message ko sa Facebook page ko eh, kasi nandun kami nag-message si paring Avid Fan kasi nag-chat ako doon about nga doon sa bangka para kung saan ihulog ni Idol Jumper Sniper. Nababasa ko po doon, makikita naman eh yung gustong tutulong, mag-sponsor. Sa lahat po ng minamahal kong sponsor, mga Karate Friends, sinabi ko naman po yan doon sa last vlog ko po nung sa Negros pa po ako na hindi na po ako tatanggap ng sponsor yan. Lalo na po ngayon, nandito na ako sa Maynila, hindi ko na po maasikaso kasi busy ako sa
mag-ina ko sa mga ginagawa ko sa shooting. O bihira na nga lang po makapag-vlog, pero pag bakasyon sikapin ko po makapag-vlog. Mga minamahal kong sponsor yan, meron pang isang big sponsor talaga na gustong-gusto mag-sponsor. Sabi sa akin kung hanggang kung kailangan ko ng tulong niya, kung about spare, kung may tutulungan. Sabi ko po, sir, maraming salamat. Alam ko po, mapapanood mo to. Alam mo na kung sino yung binabanggit ko. Sabi ko po na hindi na muna ako magtatanggap ng sponsor kasi po, sobrang busy ko dito. So, sa mga nag-message doon sa page ko, marami naman po kami sa Sword Family, kila Idol Japper Sniper, sa mga ibang vlogger ng Sword Family. So, baka pwede yung doon nyo na lang ipadaan kasi marami naman charity na ginagawa, mga tinutulungan pa sila Idol Japper Sniper ngayon, so baka pwedeng doon na lang natin ipapadala kasi naka take 3 na tayo mga karate friends, nag-ubilit na, naka 3 patay na, so baka hindi ko nahabahan tong vlog na to. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sponsors, sa lahat ng mga minamahal kong viewers, sa mga walang sawang sumusuporta sa amin, silent viewers, sa mga kapatid natin OFW, sa lahat ng nagtangkilik at nanonood ng mga vlog namin, maraming salamat po sa inyo at sana po maging maayos na to at maliwanag na dahil yung bangka ngayon ay nasa magandang mabuting kamay na na kay Idol Japper Sniper na. Alam ko na mas maraming blessings at swerte pa ang bubulusok yan kay Idol Japper Sniper dahil sa napakabuti niyang puso at syempre sa bangka na yan. Sana po good vibes na lang tayo palagi at salamat ulit kay Idol Japper Sniper, napakabuting kaibigan, taka-inspire, isa ka sa mga magandang ehemplo dol sa napakabuting pinuno at grabe, wala akong masabi, speechless. Kaya mga great friends, patuloy niyo po kami suportahan, lahat po kami ng Sword Family at sana good vibes natin palagi para happy tayo at hanggang dito na lang, maraming salamat po, happy Sunday everyone, God bless, I love you all, bye bye.